Mga bro, ang Pilipinas ay nagsisimula ng isang mahalagang pagpapalawak ng kakayahan ng kanilang hukbong dagat sa pamamagitan ng hindi lamang pagbili ng mga warships mula sa mga dayuhang supplier kundi pati na rin ang pagpapalakas ng lokal na produksyon. Ang hakbang na ito ay naglalayong mapabuti ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili sa isang rehiyon kung saan ang seguridad sa karagatan ay nagiging mas mahalaga. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang naval assets, nais ng Pilipinas na tiyakin na maaari nilang mapanatili ang isang credible defense posture sa gitna ng lumalalang geopolitical tension sa South China Sea at iba pa. Sentro sa inisyatibong ito ang matibay na industriya ng komersyal na paggawa at pagkukumpuni ng barko ng bansa, na matagal nang naging pangunahing bahagi ng ating ekonomiya. Nakilala na ang Pilipinas bilang isang namumunang manlalaro sa pandaigdigang merkado ng paggawa ng barko, na pangunahing nakatuon sa konstruksyon ng bulk carriers, container ships, at tankers para sa export. Ang mahusay na naitaguyod na infrastruktura at teknikal na kakayahan ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa paglipat sa produksyon ng mga military vessels. Ang paglilipat mula sa commercial tungo sa military shipbuilding ay parehong hamon at oportunidad para sa sektor ng industriya ng bansa. Sa pamamagitan ng pagdevelop ng kapasidad na gumawa ng warship sa loob ng bansa, ang Pilipinas ay maaaring lumikha ng mga trabaho, pasiglahin ang mga teknolohikal na pag-unlad, at paunlarin ang isang mas malakas na defense industrial base. Ang hakbang na ito ay maaaring magposisyon sa bansa bilang isang susi na manlalaro sa regional na industriya ng depensa, na nag-aalok ng mga serbisyo sa pagpapanatili at konstruksyon sa mga kalapit na bansa.